Sa experience ko po bilang recovery and relationship coach, lagi ko pong na-encounter yung mga problema dun sa LDR, long distance relationship. Halos everyday mga kapatid, may narinig tayong mga suliranin, mahiwalayan, mga hindi pagkakasundo. E ang pinakasolusyon lang naman dyan, ang pag-uusapan natin sa araw na to. Bakit hindi natin alamin ngayon pa lang ha, kung sakali, namalaman na kagad natin kung seryoso ba ang ating ka-LDR. Siya po ba ay talagang may genuine na nararamdaman sa atin? Or pinagtitripan lang tayo, pastime niloloko? Huwag natin gawing biro ito mga kapapong dahil ito po ay napakadalas, lalong-lalo na nga po kung kayo ay magkalayo, bago pa lang, hindi nakikita. At syempre alam naman po natin na pagka kayo po ay LDR, disconnected kayo most of the time. Magandang pag-usapan ito. Pero syempre kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-a-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Oo nga. Paano ba talaga natin malalaman kung honest, sincere ang kachat natin kung hindi naman po natin siya nakikita? Hindi naman po natin siya nakakasama. Eh yun nga pong nakakasama natin. Sometimes nagloloko pa. Eh paano pa kaya kung siya ay napakalayo at kachat lang natin? Ibabahagi ko today ang ilang mga tips, mga signs at pwede mong bantayan kapapong nang malaman mo earlier, ma-anticipate mo kung ang kachat mo ay sincere sa'yo, totoo at may malinis na intensyon sa'yo. Number one, kung meron siyang panahon, oras para sa'yo. Ito po ay napakahalaga, lalong-lalo na kung kayo ay LDR. Kasi dito mo malalaman kung talagang sincere ang kachat mo. Dahil alam naman po natin, pagka ibang bansa, magkaibang oras niyan. O sabihin na nga po natin, kahit na nandito sa Pilipinas, may mga certain time, may mga certain situation of course, na magkaiba pa rin yung proseso ng buhay nyo. Siyempre magkaiba pa rin po ang galawan, ang proseso, ang sitwasyon. Pero kung mapapansin mo na siya po ay nag-e-effort, nagbibigay ng oras sa'yo, ito po ay napaka-importanting traits. Isang solido at magandang katangian po ito na makapagsasabi na ang kachat mo ay totoo, seryoso sa'yo. Ikalawa, siya po ay marunong makinig, listener. Mga utol, dalasan kasi pag kayo po ay LDR, syempre po ang means of communication nyo, chat, tawag, video call. Mapapansin mo yung parang laging siya ang bida at ginagawa ka na lang pong tagapakinig. Yung hindi na halos interesado kung anong nangyayari sa buhay mo, kung sino ka actually, yung mga taong nakapaligid sa'yo, or even hindi interested makinig kung anong nangyari sa araw mo. Yung bang parang naghahanap na lang po ng kukwentuhan, boka ng boka, at laging bumabangka at hindi ka na nagkakaroon ng pagkakataon, ito po ay red flag. Dahil sa totoo lang sa pakikipagrelasyon, importante yung listener. Bihirang bihira yan eh. At kung siya po ay ganon, may magandang traits at seryoso ang kachat mo sa'yo. Number 3, isang importanteng traits po ito para malaman mo kung seryoso ang kachat mo sa'yo. Kung ipinapakilala ka niya sa mga mahal niya sa buhay. Pamilya for example, kaibigan, kapatid, mga taong malalapit sa kanya. Kung ikaw ay nakakarating sa punto kung saan nakakapag-hello ka man lang, nakakausap mo sila, yung technically talagang may connection kayo ng mga ibang taong connected sa kanya. Ito po ay signs na ang taong ito ay may totoong intensyon, malinis na intensyon, or pagmamahal sa atin. Dahil obvious naman kung wala siyang malinis na intensyon or hangarin sa'yo, syempre hindi na po niya papayagang makilala mo pa yung mga taong nakapaligid sa kanya. At lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Another traits na masasabi nga po natin na ang taong kausap mo, kachat mo, ay seryoso sa'yo, malinis ang intensyon. Kung halimbawang sinasama ka po niya dun sa mga plano. Yung alam mong ang layo-layo niyong dalawa pero mahilig siyang magplano at yung mga plano na yon, laging we ang usapan, hindi I. Lalong-lalo na kung ito po ay tungkol sa mga development sa buhay. For example, magkakayo ng business, bibili ng ganito. Pero lagi kang kaparty doon at laging kinukuha yung opinion mo officially. Ito po ay isa sa mga signs as well na ang kausap mo ay seryoso sa'yo. Hindi lang po ito basta chatmate. Kung hindi,
may sincere na feelings at pagtingin sa'yo. Another, masyado siyang masaya. Yung kumbaga pagkakachat kanya mga utol ay parang wala nang ibang nangyayari sa kanya. Yung masyado siyang seryoso sa'yo at masyado siyang nasisiyahan. Chine-cherish niya yung mga moments pagkahalimbawang kausap kanya. Kung sabihin na nga po na, kahit sabihin na nga po natin na ito po ay napakaikli, pero makikita mo talaga yung joy and energy at pagiging motivated at positive niya pagka kayo po ay magka-chat or magkausap. Isa pa sa mga traits na masasabi nga po natin na ang ka-chat mo ay seryoso sa'yo ay kung pina-priority ka niya. Hindi paasa, hindi ka-option, at hindi mo na-feel yung parang binabaliwala ka. Kahit sabihin na nga po natin na, syempre dahil magkalayo kayo, may mga ibang lakad yan. Opo, syempre hindi naman po natin kailangan pigilan yon dahil kailangan din po ng isang tao ito or importante rin yan sa LDR yung meron kayong outside world na ginagalawan. Pero, mapapansin mo na kadalasan, pina-priority ka niya. Lagi niyang sinasabi sa'yo na, ah sige, mas importante kasi makausap na lang kita. Or halimbawa nga, nangako siya na mag-uusap kayo ng alas 9 ng gabi, nakikita mo talagang nandun siya, pina-priority ka niya. Kahit sabihin na nga po natin na busy or may iba siyang ginagawa. Mararamdaman mo naman po yon kung hindi ka ginagawang option. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Another traits, yung kinakausap ka niya kahit wala siyang kailangan sa'yo. I mean, nag-spend siya ng time, even hours mga utol, kahit makausap ka lang, makasama ka lang. Kasi kadalasan yung tatawag sa'yo yung ka-LDR mo, makikipag-communicate pero may mga iuutos, may mga ibibilin, may mga sasabihin lang na papabor sa kanya. Yung bang parang LDR kayong dalawa, dapat mutual yung relasyon, mutual yung pakikitungo, pero napapansin mo na parang one-sided lang. Parang lahat ng advantage ay siya lang po ang tumatamasa. Ito po ay hindi magandang traits. Seryoso ang kachat mo kung halimbawang nag-i-spend siya sa'yo na kahit wala siyang napapala. Kung minsan, kung ikaw pa nga po ang hihingi ng pabor, ay talagang pagbibigyan niya to at mag-i-effort talaga siya para sa'yo. Last, ito po ay talagang hinuli ko. Nang sa ganon, mas maintindihan natin. At kumbaga, mas pag-isipan natin ang mabuti. Dahil in my opinion, pagka ito po ang nararanasan nyo, based on my experience din as a coach, kailangan na po nating bitawan. Kahit pasabihin na nga po natin na wala sa katwiran, importanteng maintindihan, tutukan, at malaman po natin na mabuti ang traits na to. Ito ay kung halimbawang puro sex na lang po ang pinag-uusapan. Yung madalas ay mag-send ka naman ng mga videong ganito, mag-open cam ka naman, padalan mo naman ako ng mga ganitong klaseng retrato. Pag ito po ay lagi nating nararamdaman mga utol, ito po ay hindi magandang traits. Tandaan, alam kong ito po madalas ay nangyayari din sa mga ibang LDR relationship. Pero ang pinag-uusapan po natin today mga kapapong ay kung seryoso, pure ang nararamdaman ng kachat mo. Yung walang halos kuskus balungos sa mga sidelines. Natural, kayo po ay nasa technology world. Alam kong minsan nagkakaroon tayo ng mga situation kung saan nai-express po natin yung ating love doon sa ating ka-LDR. Pero kung napapansin mo na parang ito po ay naaabuso, yung parang kada tawag na lang po ito po ay nangyayari, ito po ay pangit at red flag. Kaya kung gusto mong malaman at gusto mong maintindihan kung seryoso ang kachat mo sa'yo, dapat ito po ay hindi nagaganap at hindi po naaabuso. Yan po ang mga katangian at mga traits, mga dapat po nating bantayan. Situation na dapat niyo pong tutukan para malaman mo kung seryoso ang kachat ka-LDR mo, kapatid. At napakahalagang maunawaan natin ito. Nang sa ganon, maiwasan po natin ang mga future problems such as abuse, mental pressure, or breakup. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Bantayan po natin at alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, Papong TV.